Hi guys, maligayang pagbabalik muli sa aking channel, lalong-lalo po sa mga kapwa kong OFW or kabayan dito sa Saudi Arabia na nanonood sa akin ngayon. Si Ray po ulit, nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Bali, ang gagawin ko, isi-share ko lang yung mga information na nakalap or nabasa ko sa mga lehitimong sources. Pero bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Bago natin puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases dito sa Saudi Arabia, atin munang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa buong mundo. So, ayon sa inilabas na impormasyon ng World Meters Info, as of August 9, 2020, ang coronavirus cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong 19,847,800 at yung bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ngayon ay meron ng 730,372 at yung bilang ng mga nakarecover na sa COVID-19 sa buong mundo ngayon ay meron ng 12,750,384 at yung active case pa ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pa ngayong 6,367,044. So yun yung latest na update ayon yan sa World Meters Info as of August 9, 2020, 4 PM oras yun dito sa Saudi Arabia. So ngayon naman atin namang alamin ang mga bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of August 9, 2020. So ang bansa na nangunguna na may pinakamadaming COVID-19 na case ay nangunguna pa rin yung bansang USA na merong mahigit 5,150,000 na case. Pangalawa yung Brazil na merong 3,013,000 na case. Pangatlo yung India na merong mahigit 2,167,000 na case. Pang-apat yung Russia na merong mahigit 887,000 na case. Panglima yung South Africa na merong mahigit 553,000 na case. Panganim yung Mexico na merong mahigit 475,000 na case. Pangpito yung Peru na merong mahigit 471,000 na case. Pangwalo yung Colombia na merong mahigit 376,000 na case. Pangsyam yung Chile na merong mahigit 371,000 na case. Pangsampu yung Spain na merong mahigit 361,000 na case. So yun yung mga 10 bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of August 9, 2020. So ngayon naman, atin namang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. So ayon sa data ng Department of Health or DOH Philippines, ang bagong case o confirmed case ng COVID-19 ngayong araw na to sa Pilipinas ay merong 3,109 at yung mga nangungunang city or province dun sa reported case ngayong araw na to ay nangunguna yung NCR na merong 1,700, Lagunas 169, Cebu 114, Rizal 98, Cavite 93. At ang total number of cases na ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 129,913 at yung mga naka-recover merong bagong 654 na recoveries. Kaya ang bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 67,673 at yung mga namatay merong 61 na bagong death. Kaya ang bilang na ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 2,270 at yung active case pa ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron pa ngayong 59,970.
So sa Pilipinas, ganun pa rin, padami ng padami pa rin. Kaya doble ingat pa rin tayo yung mga nasa Pilipinas. So ngayon naman, puntahan na natin yung pinaka-highlight ng video na to, ang regarding sa update ng COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health, ang bagong case na naitala ngayong araw na to ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay bahagyang bumaba na may bagong case na 1,428, kaya ang total confirmed COVID-19 cases na ngayon sa Saudi Arabia as of August 9, 2020 ay meron na ngayong 288,690. Pang number 13 pa din yung Saudi Arabia sa buong mundo na may pinakamadaming COVID-19 na case, ayon yan sa World Meters Info. At yung mga naka-recover, good news kasi mataas pa din yung recoveries compared sa bagong case. So merong 1,599 na bagong recoveries. Kaya ang total na na-recoveries ng COVID-19 ngayon sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 252,039. So patuloy pa din sa pagdami yung mga recoveries compared sa active cases, na kung saan may active cases pa ngayon ng Saudi Arabia na 33,484, at yung mga namatay merong 37 na bagong death, kaya ang total na na-death ng COVID-19 ngayon sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 3,167. So ngayon naman, atin namang alamin ang mga breakdown ng mga cities or region dun sa bagong case na naitala ngayong araw na to dito sa Saudi Arabia na 1,428. So ang city or region na nangunguna na may pinakamadaming bagong case sa loob lang ng 24 hours ay nangunguna yung Makkah na merong 125 na bagong case, capital city na Riyadh na merong 106, Al-Hafuf 68, Jazan 59, Jeddah 57, Medina 50, Buraida 45, Dammam 45, Hail 43, Ba'ish 36, Hafir al-Batin 30, Abha 28, Al-Mubaras 27, Kulais 27, at the rest, yun yung ibang mga cities or region dito sa Saudi Arabia na kasali dun sa breakdown sa bagong case na naitala ngayong araw na to na 1,428. So dito sa Saudi Arabia, tuloy-tuloy pa din sa pagbaba yung mga bagong case at tuloy-tuloy naman sa pagdami yung mga bagong recoveries. Pero kahit ganun pa man, tuloy-tuloy pa din ngayon yung action na ginagawa ng Saudi government at ng Ministry of Health. Tuloy-tuloy pa din yung expanded examination na ginagawa nila sa bawat region dito sa Saudi Arabia. At ngayon nga, inanunsyo ng Ministry of Health na magkakaroon sila ng implementation para mag-conduct ng clinical trial para sa vaccine or bakuna para sa COVID-19. So nakipag-partner yung Kingdom of Saudi Arabia sa China sa isang Chinese company na CanSino. At ang trial na target nila na gagawin ay almost 5,000 na healthy volunteers sa Saudi Arabia na may edad na 18 years old. At nagre-ready na yung Ministry of Health para sa gagawin nilang clinical trial regarding sa vaccine against COVID-19, na kung saan ay gagawin nila sa 3 main cities dito sa Saudi Arabia na Riyadh, Dammam at saka Mecca. At ngayon, patuloy pa din yung mga health or preventive measures regarding sa COVID-19 na ipinapatupad nila, lalo na pag nasa public or nasa labas yung mga tao na dapat sundin. At magpahanggang ngayon, wala pa rin specific date para sa resumption or sa pagbabalik ng mga international flight dito sa Saudi Arabia. At para sa mga OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na may iba't iba pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases ngayon, maaari nyo lamang bisitahin yung official website ng Ministry of Health, pati na din yung iba't iba nilang social media accounts, at maaari din kayong tumawag sa Ministry of Health hotline na 937. So yun lang for today yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Everyday ganun pa rin, padami ng padami pa din yung COVID-19 na case, kaya patuloy ko pa din ipapaalala sa inyo, lalong lalo na sa mga kapwa kong OFW or kabayan na nandito ngayon sa Saudi Arabia, na magdoble ingat pa rin tayo, gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating sarili laban sa COVID-19
Manatili na lang muna tayo sa bahay. Huwag mo nang umalis kung hindi naman kinakailangan. Patuloy pa din natin i-practice yung social distancing. At ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig. Kasi isa yun sa pinaka-effective na way o paraan para labanan natin si COVID-19. Kasi recommended siya ni World Health Organization. Patuloy pa din natin palakasin ang ating mga resistensya. At kung hindi talaga mapigilan at kinakailangan natin lumabas, protektahan natin ang ating mga sarili, magsuot tayo lagi ng face mask pag nasa labas tayo or nasa public, at kung maaari, ugaliin natin laging magbitbit ng hand sanitizer or alcohol, at umiwas muna tayo sa mga maraming tao or sa mga gatherings. So dito ko natatapusin tong video na to. So sana tong video na to kahit papano ay nakatulong siya sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutang mag-like or mag-share. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. At i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now, guys. Thank you for watching. See you in my next video or update. Bye!